hal. Wa muna, so ulitin natin diretso mabilis. Papa, mama, ate, kuya. Tinuturuan ni Janice si Doming magbasa. In-enroll namin siya dito sa kung saan din ngayon nag-aaral yung mga pamangkin ko. Ayun, nag-online siya doon tapos meron lang pinapadala sa kanila na sasagutan. Tapos ngayon, nung nagtuturo sa kanya magbasa si Janice. Pusa, itlog, bahay, pusa, pusa. Yes! Pusa, pusa, okay? Ginagawa yung wiring ng van. Wala kayang natatapos dun. Uy! Yuki! Ang ganda mo! Ginupitan nila yung pusa namin kasi ano to eh, Persian. Blago ng balahibo, grabe maglagas. As in talagang halos di ko alam paano, saan nanggagaling yung balahibo niya. Yan na siya, lalapit na siya sa akin. Yuki! Wow, lalaro na natin siya. Di na namin siya nalalaro. Kinukulong na lang kasi nga oh. Grabe talaga siya maglagas ngayon, ayan na siya oh. Kinalbo niyo na, anong nangyari? Di pa kapot tapos yung paan niya kasi nahirapan kami. Gabi yung gas car. Kinagat pa ka nun. Tcharan! Aruy! Pero ikaw gumupit? Dalawa pa kami natin mapit. Kamusta yung razor, talas? Sobra, wala pa isang oras, tapos na siya. As in, pagdaan, tanggal? Opo. Sana ba yun? Mura lang yun, wala pang 1,000 yung bili ko doon sa Lazada. 600 pesos, di ba? Napin nyo ito sa Lazada. So kung may mga pet kayo na gusto nyo rin kalbuhin, pwede nyo magamit ito. Tapos ang maganda dito, interchangeable yung battery. Yan o. Pwede kayong bumili ng mga battery pa. Tapos kapag nalobat, palit lang agad ng battery para hindi kailangan na nakasaksa kayo or nga, hindi kayo malobat kung sa gitna kayo ng gupitan sa malaking aso. Yan, saksak natin yung ilaw. Nakikita nyo ba kung gano'ng kagulo to? Sabi ko kung magagamit pa yung mga socket, kung ano yung wire niya, nabuo pa rin, magagamit pa rin. Ikabit lang ulit, pero yung mga wire na hindi naman magagamit dito, wala naman ang pakinabang, tanggalin na lahat. Let's go! Ang plano ko, lagyan ko na lang dito ng isang battery na lead acid na deep cycle. I-direct ko na lang sa battery din ito. Alright, so let's do it. May dumating tayong package mula sa Daytech. Ano to? Intercom. Parang cellphone. Ganun. 1 kilometer yung range niya. Subukan natin ito mamaya. Di-disinfect lang namin. Ito na. Saksak natin. Ba, number 4 yung nasa taas. 4 din. Tawagan mo siya. Call. Old school talaga yun. Saksak natin isa. Uy! Andito ang ano, birthday boy oh. Hi! Alright, nag-aaral pa rin yung dalawa. Magaling na? Oo, game pa mo. Ra, re, re, ro, ro. Whoa! Nice, man! Ikaw, kailangan magpapractice magbasa? Ha? Ayaw mo to? Kasi importante yan, marunong ko magbasa. Ayaw, kailangan basta ano? Ha? Kumakain naman ako eh. Okay na yun. Dapat na yun? Kumangga, tanda na, hindi pa rin marunong magbasa. Kayang-kaya ko ito, hindi ako susuko. Git para dito lang kaya ko to. Joke lang. All right, testing natin to. Kamang katulungan mo ako. Testing natin tong ano natin oh, bagong dito build dito. Ito na, saksak natin to dito. Ayan, si Jayo nandoon sa baba, sakto. Pindutin mo yung group, tapos pindutin mo number 1. AJ. Hello? Oh, damn. Hello, marinig sa akin. Nalinig mo ako ngayon? Yes, yes, yes. Mabuhay din! Malupit ba ito? Malupit ba itong bagay natin? Intercom? Malupit! Malupit! So ayan, natututo na si Meng. Ang bilis ni Meng matuto. Pakinggan nyo. Yes! Ba be bi bo bu da de di do do ya ye yi yo yo ja ze zi zu zu. Hindi pa tayo hinto. Tuloy-tuloy pa. Hindi siya umabot ng 1 minute. Congrats, Meng! Yeah, bye! Sabi ko naman sa inyo eh. Marunong din ako. Sabi, matagal. Lagi mong ulit-ulitin yan ha. Kahit sa isip mo lang ha. Alam, pag nabasa mo, nakita mo yung ganyang letters. Ayan yung letters na yan. Pagka nasa biyahe tayo, kung ano makita ko doon sa mga tinda-tindahan, papabasa ko sa'yo ha. Ha? Practicein mo ha. Para tuto ka pa. Okay? Apa. Very good, Meng. Good. Proud kami sa'yo, Meng. Galingan mo pa, Meng, ha? Alright, so dahil birth month kayo ni Jaydon, at every month sinicelebrate namin yan kada 24 ng month. So, kain mo na tayo. Go! Kain na tayo, go! Ano sabi ng cat? At ano pangalan ng
kinakat mo. What's his name? Pagdating ka lang. Pagdating ka niya. Yes. Nice! Hi, Yuki. Titi! Hi, Yuki. Nalala mo dati si Yuki, binamasaj ka pa ito, Daddy? Kapu-dudong. Oo, kaya upok na si Dudong. Usus, usus, usus. Walang bigay mama yun eh. Yuki! Wow, Mickey Mouse! Opo! Galing mo naman! Sino ang drawing yan? Sino? Papis. Sino? Papis. Papis yan. Opo, papis. Dad. Ha? Dad. Wala, yan na si Stacy. Yan na si Stacy. Stacy. No. Ba't pinapalis anak niya yan? Please, Dad. Sino nagkulay niyan? Sino? Ikaw? Koko. Ah, si Koko. Si Ko. Ikaw, ikaw? Kaka. Ikaw, ikaw? Kaka. Oh, alam niya. Hoy, ayan. Sino nag-drawing niyan? Ting. Ay, si Asti. Yabaw na. Ting. Ano siya? Alis siya, Joe? Mama. Ano yan? Mama's tree. Mama's tree. Ano yan, Dong? Christmas tree. Dong dong tama si. Merry Christmas dong dong. Mama's tree. Mama's tree. Great, kaya na. Mga tao hindi namin kapiling, na pamilya namin, ingatan din po naman sila. At mga tao sa buong mundo na sumusunod at naniniwala sa inyo sa mga pangalan ni Jesus. Amen! Dong! Uy! Uy! Sila pa sa doon! Uy! Lana, binabasa na ako nitong tumo. Go! Kaya nyo. Simple lang din ang buhay namin. Nagtatawanan at kung ano pang mga normal na ginagawa ng mga tao. Ang pinag-iba lang hinahanap at binibigyan tuwa namin ng mga maliliit na bagay. Hindi namin tinatakasan ng lungkot at problema. Kakaya na naman tayong pumili ng emosyon, di ba? Bakit mo ikalulungkot ang kahapon o kanina kung pupwede ka naman sumaya sa kung anong meron ngayon? Ang ngiti sa mata at tuwa sa puso kasi nagbibigay kaginhawahan sa ating kaisipan. At pag nagawa mo ang mga bagay na yan sa araw na ito, sigurado, bukas, pagising mo, mas lalo kang lalakas, magkakaroon ka ng panibagong pag-asa. Morning everybody! Just woke up. Oh. Papa, Get two. Okay, oh. Daddy. Ah, babaitan mo lahat? Sorry, ginagata niya na lahat ng apple. Lagi mo kay Chico daw pag ayaw mo na. Okay, okay, okay. So, huwa natin, ha? Apple, yes. Bawasan natin yung balat ng konti para hindi mahirap mo ito natin, ha? Papa, get okay. All right. Good morning. Morning. Ano lagay diyan? Ay, yung dating pinintura diyan. So, tatanggalin na lang natin 'yan. Okay. Binabawas-bawasan natin yung kalawang sa ilalim ng van kasi sprayan natin ang pintura 'yan sa susunod para hindi na lumalapa, hindi niya nakainin yung Papa, mismong chassis. Ito naman yung battery na inayos ko kagabi yan. Labag muna natin ito si Astig doon sa loob para magawa natin yung mga dapat natin gawin. Yun lang yung ginawa ko sa mga bike. Nilagyan ko nung carrier sa likod. Yun naman yung purpose niya dapat sa amin talaga. Hindi siya sabing maangas na maangas tignan, pero okay lang. Purpose pa rin yung habol natin. Ito na.
check na natin. Full na siya nakalagay dito. Sana full na talaga. Ito yung charger na ginamit ko. Mumurahin lang na charger yan, pero magagawa niya naman yung trabaho niya. 13.5 volts. Nag-charge. Ibig sabihin, effective. So ngayon, malalaman natin kung i-charge na siya ng sasakyan. Kasi discharge siya that time, baka hindi kayang i-charge nitong CTEC. Pero ngayon na may charge na siya, dapat mag-charge na siya through CTEC. Try natin paandarin. Ayan, nandito na si Doming. Meng, paandarin mo yung Raptor, Meng. Para makita natin kung mag-charge na to. Ngayon na natutuwa si Doming magpaandar ng sasakyan eh. Yung apakan mo yung preno, diba? Tapos pindot mga bagong sasakyan, ganun eh. Ngayon, pakinggan na. Paandar niya. Kasi pag lalabas ako ng bahay, sabi ko sa kanya, hanggat maaari, sundan-sundan mo ako para makita mo kung ano yung mga ginagawa ko, matutunan mo. Mabuting bata naman kasi lahat ng ginagawa namin, dalawa, lagi siya nagtatanong. So, para saan to? Saan to? Saan yan? Bubuksan? Sige, buksan mo rin yung hood. Kagaya niyan, di ba? Yan! Oops! Hindi, meron niyang sinisikot yan sa ilalim. Gagano'y mo, tutulakin mo yan, may makakapa mo yan. Tapos tutulakin mo yan. Sige. Yan! Maboy! Yan, check niya yung fuse. Kung hindi ba nag-trip. Yan, so okay naman. Yan yung ibig kong sabihin, diba? May sarili siyang curiosity. Ayun, charging na siya. Ito yung battery natin, ilaw. Tapos ito yung alternator, tsaka yung battery. Ngayon, tuloy-tuloy na yung ilaw niya. Usually, dapat nag-blink yan. Tapos nawala na yung ano ko, yung stress ko sa kanya. Kasi ilang gabi niya akong hirap patulogin eh. Pagka meron akong hindi natatapos ng mga bagay-bagay or hindi naaayos, parang pakiramdam ko, kasalanan ko. Ba't di ko to nagawa? May internet na eh, may ano na eh. Pag hindi mo pa nagawa isang bagay, nasa sayo na yun, kakulangan mo na yun. Kung may gamit ako, kami na mismo titira. Even yung van mismo natin, yan, ako lang din nag-wirings niyan. Ayun, working naman. Wala akong alam sa kung ano man yung mga ginagawa dyan sa wirings-wirings na yan. Pero dahil sa kakulangan sa gagawa, wala kang ibang paraan, kundi ikaw ang gumawa, pag-aralan mo, nang matutunan mo ng maayos. So, yun ang isang advantage kapag ka no choice ka, pipilitan kang alamin yun. Pero in the future, alam mo na yung bagay na yun. Anytime, anywhere na kailangan mo yung kaalaman na yun, may mauhugot ka sa utak mo. Hindi mo man magamit sa ngayon ang kaalaman mo, darating ang panahon na magagamit mo yan. Lalo pag hiningi na ng sitwasyon. Alam ko na, abot nyo pa ako, pero gusto ko lang ibahagi sa inyo na lagi kayong maging gutom sa kalaman. Tuloy natin ang araw na to. So baka maglagay tayo ng box doon sa likod ng van, sa may side ng bike, para malagay natin doon yung mga upuan, hindi na doon nakasiksik sa CR. At magamit natin yung CR all the time, lalo na kay Jay doon kasi siya naliligog, kasi maligo ng dagat, ng gabay, etc. So, let's go! So lagyan natin dito ng box sana, tapos hanggang dito lang sa taas. Para lagay yung mga upuan dito. Para hindi na nakapasok sa loob ng van. Ano? Mga upuan namin na pang-camp. Ha? Mamaya. Kaya nandito na si Rod. So, yung plano ko nag-iba. Tablan na lang siguro sa ilalim. Palagbag lang dyan. Tapos, papatahi tayo ng trapal. Ayan, try natin yung tabla. Ayan, sinasabi ko pag nababasa, di ba? Masisira agad. Mabuo na yung plano natin. Alright, that's the plan. Let's go. Muna natin si Doming. Kausap niya yata yung mga kaklase niya. Neng? Taas? Kausap yung ano? Kausap yung teacher niya. Meron silang Google Meet. Marunong na ba kayo mag-cursive? Alam niyo ba yung cursive? Kung paano isulat? Nahihiya siya kanina kasi first time niya makita yung teacher niya. Usually kasi ano lang sila, ano? Module. So kinukuha, so weekly bigay. Pag may mga tanong po kami mga nanay, doon na lang po kami minsan nag-ano. Alright, lakad na muna kami para kunin yung upuan ng van na ating pina-leather. Let's go. Bye, Kamangs! Bye-bye! Bye, Meng! Bye! Alright, so nandito na tayo sa mall. Dito na lang tayo mag-withdraw para pabayad natin doon sa ating
kukunin. Sa ito mahirap dito sa mga mall. Kailangan mo pa mag face shield, face mask. Ah, kayo parang napapagod na ako. Hindi ko alam mo pa paano makapag-video dun sa loob. Subukan namin kayong masama, ha? Subukan namin kayong masama. Alright, nandito tayo sa loob ng mall. May GoPro dito. Merong GoPro Max sa Hero 10. Let's get it! Ate, kunin namin yung Hero 10. Alright, ito na. Ibigin nyo din siyang upuan. Reclinable. Chok! Ma! Ano itong pagkita natin? Alright, paalis na tayo dito. Kunin na natin yung pinaleather na upuan. Pero bago ang lahat, meron din tayong binili dun. Tcharan! Kita mo yung bumoys. Mainit kasi yan. Tinapay! Galing sa? Bread talk. Bread talk! Mga yeah. Nagsasalitang Japanese. You wanna talk? Skrr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 r
Hi. Pinoy. Hi. Pag sinabi kong Pinay, sumigaw ng hi. Hi. Pinay. Hi. Pinay. Hi. Pag sinabi kong Pinay, sumigaw ng hi ng malandi. Pinay. Hi. Pinay. Hi. Paborito namin ng bread talk. Kaya ka pala nagpaiwan. Janice kasi, hindi ko masyadong pinapayagan bumili naman ko ano-ano. Alam nyo naman yung mga babae, diba? Maraming chechibureche yung gusto, mga useless naman. Pero pag gusto nyo ng pagkain, kahit may presyo, go! Basta pagkain. Bilhin mo yan, basta pagkain. Pero yung mga masyadong pangpakikay-kikay, although hindi naman niya trip din talaga. Mga gusto nyo yan, pagka nagkukwentuhan kami, FJ Cruiser, mga ganun. Someday, mabibigay din naman natin yan sa mga asawa natin. Yeah, sikreto dyan. Taasan mo yung hindi man. Para magpusigan na magpusigan. Pero minsan pag may gusto talaga ako, sinasabi ko sa inyo. Tapos pag hindi niya gusto, gusto mo lang yan siya ngayon, bukas hindi na. Ganyan siya. Ako naman napapaisip, okay. Na-attract ka lang. Parang gusto ko to. Or gusto mo lang siya kasi nakita mo siya sa ibang tao. Dapat din namin siya pwedeng pasayahin natin yung asawa natin. Bonus na yun sa kanila. Sa pagiging good parent and good wife. Pero dapat yung tama rin. Huwag din yung lahat. Porket gusto, gusto. Titignan mo rin yung double purpose. Ano ba? Gusto niya nito. Okay. Saan natin magagamit yan? Alam naman natin mga lalaki yan, di ba? Kung ano talaga yung kapakipakinabang din naman. Yun lang yung bibigay ko rin. Hindi naman din po pwede na lahat porket mindset mo is spoil din mo yung asawa mo. Sige, hindi naman, di ba? Lahat ng bagay na pag-uusapan, lahat ng bagay na pagpapanuhan. Bigyan nyo ng oras na umupo kayo, pag-usapan nyo. Kahit kami minsan, pagka nag-aaway kami, nag-aaway din kami, kala nyo hindi. Nung wala pa si Jaydon, medyo malala-lala pa panag-away kami. Pero ngayon na dumating si Jaydon, halos buong pandemic, sobrang laki ng pinagbago namin dalawa. Kahit hindi ko kasalanan, so sorry agad ako. Ganun lang ang simple. Mga girls, tayo pa nagsisimula, girls? Tayo ba? Diba? Nagsusorry ako agad sa'yo. Dapat lang naman kasi. Okay nga. Ay, sinasabi ko lang. Pero sinasabi mo kasi, kahit hindi mo kasalanan. O, totoo naman eh. Anong totoo naman? So, lahat kasalanan ko? Lahat ng away? Oo! Mahaba pasensya namin. Intindihan. Oy, pagkasalanan ko, syempre yung sabihin ko, sorry na. Pero pagdalit ka na, may itang ulo mo. Once in a blue moon ka lang nagsorry. Once in a blue moon. Totoo. Once in a blue moon lang, ako ang lagi nagsasorry. Sa 100 times, dalawang beses lang sa'yo. Nako, tinutulugan mo nga ako ng hanggang umaga, tapos parang wala lang nangyari hindi sa'yo, kahit umiiyak-iyak na ako. Hindi kasi sa isip ko, ba't iyak-iyak ba to? Dami-dami naman itong, ano, teleserye. Pero sabi nga nila, di ba, huwag mo tutulugan na masama ang loob mo. Hindi nga sa masama ang loob niya. Ako nakakatulog siya. So next time, pag dalawang linggo tayong ano, gising tayo ng dalawang linggo, ganun kasi ayaw natin magbati. Aminado ka. Pagkato lalala tayo. Ayaw mo magpakibagbati. Hindi, kasi para sa akin kasi, yung pag-aaway kasi na yan, kapag nag-aaway kayo, kung hindi naman kayo maghihiwalay lang din sa huli, huwag nyo nang patagalin, di ba? Alam ko naman. Ang problema kasi sa'yo, kapag ka nagsusorry sa'yo, hindi mo tinatanggap ang kunat-kunat mo pa. Hindi, kasi sorry mo naman, minsan hindi sincere. Huwag mo akong husgahan. Pag inipit ka na, saka nagsusorry. Sige na, sorry na. Pero nung una, ang gag-style mo muna. Me, nasaan yung ganito? Parang wala na nangyari. Ano yung ganun-ganun lang yun? Hindi. You hurt me. Look. You hurt my feelings. Yun sa kanya kasi parang he doesn't mean it. Ito lang na-realize ko. After all, dahil kami ga-away talaga. Tapos hanggang na-realize mo na yung maturity talaga, dito mo ma-apply eh. Nahisip ko na lang na, ah, galit siya. In that moment, doon sa pangyayari na yun, after it, wala na. Kaya pala ganun kadali sa kanya na baliwalain, tapos tutulugan kanya. Tataka ako, sabi ko, every time nag-away kami, syempre, walk out ako. Ganun naman talaga tayo mga babae, di ba? Pag nag-iinis tayo, alas na. Yung ko na sa'yo, bahala ka dyan. Antay ka na antay. Eh, paano ka mag-aantay kung ikaw naman ang lumayo, umiwas, o ganun kay Astig. Siya kanya, tuloy pa rin siya, parang wala na nangyari. Tapos, paggabi, pagdating mo sa kwarto, tulog na siya. Parang sa isip mo,
talaga, hindi ako pinansin, hindi ako inanap. Hindi naman ini-expect na galit ka pala. All that time, galit ka pala. Parang wala na sa kanya kasi yun. Yun minsan kasi hindi natin naiintindihan yung mga lalaki sa mga parte na yan. Na hindi na masyado nila minamalalim. Sa akin nagaling yun, na-realize ko, di ba? Ganun na. Hindi na tayo sa kuhaan natin ng pina-leather natin ng upuan. Alright, kunin mo na natin yung upuan. Let's go. Alright, nandito na tayo sa kuhaan ng upuan. Ano, maganda. Ito na? Ayan. Alright, so ito na. Ma, ito na ma. Okay naman. Ayan talaga yan. Okay na yan. Alright, let's go! Okay, nakabit na natin yung box sa paglalagyan natin ng camping chair. Paano function niya, di boy? Hindi siya papasokin ng tubig. Zipper. Alright! Yee-hee-hee! Ano? Birthday pala niya ngayon. Birthday mo? Hindi ka nagsasabi! Mahalata tayo madagdagan. Mahalata tayo madagdagan ng edad. Ilan taong ka na? 57. Aray! Birthday kay Ron! Alright, so natapos na yun. Dapat na matapos dun sa lagayan ng upuan sa van. Tinututukan niya talaga yan kasi yan ang ginagawa namin eh. Meron akong mga idea, meron akong mga gustong magawin. Execute nyo na yun. Lahat, all around yan si Rod. Welding, actually, carpentero, welder, marunong yan sa lahat. Matagal na namin kasama si Rod sa buhay at ngayong araw ay kanyang kaarawan. Kaya syempre, hindi natin palalagpasin yan. So yun lang, Rod. Galingan mo pa at marami pa tayong pagsasamahan. Alright, so bababa na tayo. Ito yung mga bibigay natin kay Rod. Bibigyan natin siya ng cellphone. Tapos ito naman, bigay ni Dongdong sa kanya. Ano to? Money. Money, okay. Para sa kanya pang birthday. O kung anong kailangan niya pa na ano. Yung mga boys naman sa baba, meron din sila ibibigay kay Rod. So tingnan natin kung ano yan. Alright, let's go. Kalik na. Yeah. Oops, okay. Kuya Rod! Happy birthday! Kuya Rod! Happy birthday, Kuya Rod! Ano, mami muna! Oh, mami! Rod, para sa'yo! Yes! Doon mo nabuksan yan! Si Dongdong! May gift si Dongdong! Anong gift ni Dongdong? Anong gift mo kay Rod? Yung gift mo na kay Rod, give mo na! Eh, ayan! Okay, ayan! Okay! Okay, Kuya Rod! Pang birthday ni Papa! Yes! Happy birthday! At ang mga boys, syempre, meron ding! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Muli na naman ang dumating ng karawang punito na... Yung mga dumating na naman na regalo sa akin. Yes! Happy birthday, Kuya! Happy birthday, di boy! Kapalain po tayong lahat kung may kapal na langit po tayong yep. Gabayan. Yes! Sa lahat ng ating mga gawain. Lalo na po sa inyo, patuloy na palawakin pa yung dumarating sa inyong mga biyaya. Thank you rin, di boy, sa lahat-lahat. Di ko po... Buksan mo, di boy, sayang yan. Hindi ko siguro mabibili itong... Yeah? Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Kieron! Happy birthday, Kuya Rod! Guess time's happy birthday! Happy birthday, di boy! Congrats! I love you! Si Rod ang saksi sa mga pag-uumpisa namin pamilya. Lahat ng hirap na dinaanan namin, saksi siya. Rod, sa inabahaba at sa dami ng mga pinagsamahan natin, ikaw ay pamilya na para sa amin. Salamat dahil sa anumang oras nandyan ka. Salamat din sa mga tiwalang hindi mo sinayang hanggang ngayon. Rod, maraya pa tayong pangarap na sabay-sabay nating aabutin. Masasama-sama tayo. More birthdays to come, brother man. Let's do it.